sa bayan ng Ibe Magalaw na Negros Occidental, ang katerang pamilya ni Baltasar at Leia. Sila ay may nag-iisang anak na si Luis. Si Luis ay isang suta kung tawagin sa salitang Hiligaynon. Mayroon siyang maitim na balat na mabuhok, kaya siya binubuli ng mga tao sa lugar nila. Bata pa lamang siya noon. Ang sabi ng mga taga-Nayo nila, si Luis ay anak ng kapre kay Leia dahil wala itong anak sa 7 taon nilang pagsasama ni Baltasar. Ngunit ayon sa kanilang mag-asawa, ang totoong nangyari, si Luis ay anak ng kapre talaga na ibinigay kay Leia at Baltasar dahil sa isang pangyayari sa mundo ng mga kapre na lahat ng may mga anak sa tao ay papatayin ng kanilang pinuno. Dahil si Luis ay may dugo ng tao, itinakas ito ng ama niyang si Lindon na isang kapre at ibinigay sa kaibigang si Baltasar. Dahil wala silang anak ng mag-asawa, tinanggap nila ito at itinuring na tunay na anak. Sa edad na 15 anyos, nag-aaral si Luis bilang high school sa isang publikong paaralan. Siya ang pinakamalaking bata sa buong klase nila. Palagi na lang itong binubuli ng mga kaklase dahil sa maitim at mabuhok ang katawan. Umiiyak na lamang ito dahil ayaw niyang makasakit ng kapwa. Kaya palagi na lang siya ang nakikitang bulihin sa paaralan dahil sa pagiging mahina niya. Isang araw, habang papunta na sa paaralan si Luis, nadaanan siya ni na Ariel at ng mga kagrupo nito. Inangasa nila si Luis, kaya napailing na lang ang binatilyo sa kanilang grupo. Dahil naiinis si Ariel sa kanya, inarang nito ang katawan sa dinadaanan ni Luis upang tumigil sa paglalakad, sabay nagsalita si Luis sa kanila. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit palagi na lang ninyo akong sinasaktan? Tanong ni Luis. Oh, ay, ang tapang mo ngayon, suta. Bakit? Bakit? Nandiyan na bang tatay mong kapre? Pangangantsaw ni Ariel. Nagtatawa na naman ang mga kasamahan ni Ariel dahil nakita nilang malapit na itong umiyak si Luis. Hindi pa nakontento ang grupo ni Ariel, itinulak pa nila ito upang madumihan ang uniforme. Nanlisik bigla ang mga mata ni Luis dahil naalala niya ang bili ng nanay Leia niya na ingatan ng uniforme na hindi madumihan. Kaya agad na tumayo si Luis at sinuntok si Ariel. Tumilapon si Ariel sa malayo, kaya tinulungan siya ng kanyang kagrupo dahil nawalan ito ng malay. Umiretso naman sa paaralan si Luis na parang walang nangyari. Pagkarating sa silid nila, pinagtitinginan siya ng kaniyang mga kaklase na may pangungutya. Hindi na lang ito pinansin ni Luis. Pagdating ng hapon, pagkatapos ng klase, dumiretso agad ng bahay si Luis nang mapansin ng ina ang maruming damit. Luis, anak! Anong nangyari sa damit mo? Diba sabi ko sa iyo, ingatan mo, baka madumihan? Saad na Leia. Pasensya na po nanay, kasi po ang grupo ni Ariel, hinarangan nila ako, binuli na naman po. Kaya napalaban po ako sa kanila. Sagot na yuko ni Luis. Nanlulumo sa awa si Leia dahil sa naawa siya sa sinasabit ng anak niya sa araw-araw. Pagkatapos payuhan ni Leia ang anak, pumasok na ng kwarto si Luis at doon ibinuhos ang kanyang sama ng loob sa mga umaapi sa kanya. Ngako siya na hindi na ito magpapaapi pa at lalaban na ito sa mga nananakit sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Leia at sinabihan na magpakumbaba na lang. Tamang-tamang pagdating ng tatay Baltasar niya at sinabihan siya. Anak, tama ang nanay mo.
Huwag mo na lang silang patulan. Umiwas ka hanggat kaya mo. Saad ni Baltasar. Ay, andyan ka na pala, Tay. Opo. Susundin ko po ang sinasabi ninyo ni Nanay. Sagot ni Louie sabay mano sa ama. Nadat na ni Baltasar ang mag-ina na nag-usap, kaya sumingit ito bigla. Natuwa naman si Louie dahil maagang nauwi ang ama galing ng trabaho. Tagaani ng mais, balanghoy at kamote ang ama sa bukarin ng kanilang amo. Habang naglalatag ng mga dalang kamote at mais si Baltasar, pinapayuhan ng maigi ang anak upang hindi ito makagawa ng mali sa kapwa. Alam niya kasi kung ano ang kakayahan ng anak. Ang nakakalungkot lang, hindi nila sinabi ang totoo kay Louis na anak ito ng kapris sa tao. Pagkatapos payuhan ng ama si Louis, nagtanong ito. Ay, bakit hindi ako nagmana sa inyo ni Nanay? Kayo po, normal ang balat ninyo. Bakit ako po may ganito? Tanong ni Louis. Leia, pahingi nga muna ng tubig. Nauuhaw na ako eh. Anak, pag-usapan na lang natin yan sa susunod ha. Magpahinga muna ako. Pag-iiwas ni Baltasar. Nilungkot si Louis dahil nahalata niya ang mga magulang niya na kapag magtanong ito sa tungkol sa kanya, palagi na lang silang umiiwas. Ngunit iniintindi pa rin sila ni Louis. Kaya pagkatapos makapag-inom ni Baltasar ng tubig, nagpaalam itong makipag-inuman muna sa mga kaibigan kasi niyaya daw ito. Dahil naintindihan ni Leia ang pag-iwas ng asawa, pinayagan niya ito. Inagkibit-balikat na lang muli ni Louis ang kanyang nararamdaman. Kaya pumasok na lang ito sa kanyang silid at nag-aral. Lumipas sa mga oras at gabi nang umuwi sa Baltasar kahit di ito umiinom. Nagkunwari lang itong lasing upang hindi siya muling tanungin ng anak. Araw-araw ay ganyan ang ginagawa ni Baltasar upang makaiwas sa tanong ni Louis tungkol sa pagkakaiba niya. Nang gabing iyon, habang nakatulog na ang mga magulang ni Louis, siya naman ay hindi mapakali hanggat sa may napansin ito sa isang puno sa labas ng kanilang bahay na nakatuon sa bintana ng kanyang kwarto na may parang isang malaking taong nakatago sa likod ng puno na iyon. Dahil sa kuryosidad ni Louis, tinignan niya ng maigi ang anino. Ano kaya yun? Tao ba yun? Bulong ni Louis. Dahil hindi siya mapakali sa nakita, dahan-dahang lumabas si Louis sa kanyang silid. At lumabas siya ng bahay. Umikot siya sa banda ng bintana ng kanyang kwarto at lumapit siya sa puno. Nang gulatin niya sana ito, ay nawala ito bigla. Kaya palinga-linga si Louis sa paligid. Nang masigurado niyang wala na ang anino, bumalik na lamang siya sa kanyang silid at natulog muli. Mahimbing na ang tulog ni Louis nang dumungaw si Lyndon sa kanya. Anak, patawarin mo ako ha. Kung bakit nagkaganyan ka. Balang araw, anak, magsasama din tayo. Saad ni Lyndon. Mangiyak-ngiyak si Lyndon bago niya iwanan ang anak. Nalungkot ito sa sinapit ng kanyang anak sa mundo ng mga tao. Kaya sa galit ni Lyndon sa mga taong nanakit sa damdamin ng kanyang anak, nakapag-isip si Lyndon na gagantihan niya ang mga taong nang alipusta kay Louis. Kinabukasan, maagang nagising si Louis. Agad itong nagsaing at nagluto ng mais upang may babaon ito at madalhan niya ang kanyang guro. Dahil mabait ito sa kanya kahit na ganun pa ang kanyang mukha, araw-araw dinadalhan niya ito ng pasalubong. Naramdaman naman siya ng nanay niya
kaya niyakap siya agad at pinaghalik-halikan pa ito na parang baby. Magandang umaga anak, ang bango-bago talaga ng anak ko. Pambobola ni Leia. Si nanay talaga, kaya sinasabihan nila akong baby damulag na kapre, kasi binibaby mo pa ako eh. Pagmamaktol ni Luis. Hindi naman pinansin ni Leia ang reklaman ng anak. Ang mahalaga sa kanya, mapadama niya na mahal niya si Luis. Pagkatapos magluto ni Luis, naligo ito at nagbihis. Tsaka ito lumakad ng mag-isa. Mag-alis 5 pa lang ng umaga itong umaalis dahil nilalakad niya lang ito papuntang paaralan. Tsaka dahilan ng na pati ang mga loko-lokong driver, hindi siya pinapasakay dahil tawag sa kanya ay mala sa umaga. Pagdarating niya sa paaralan, nagmano ito sa kanyang guro at sabay abot ng kanyang pasalubong. Magandang umaga po ma'am, ito po pasalubong ko sa inyo ngayong araw. Saad ni Luis. Wow anak, palagi ka nalang naghahanda para sa akin. Maraming salamat Luis, napakabuti mong bata. Sagot ng guro. Natuwa naman si Luis sa papuri ng guro. Kahit papano ay may taong natuwa sa kanyang kabutihan. Nang magsimula na ang pagtuturo ng guro, ganun naman ang pambabato ng papel ni Ariel kay Luis. Hindi niya naman ito pinapansin dahil sabi ng nanay at tatay niya, iiwasan na niya ang makipag-away sa mga batang bully. Sa hindi inakala ni Luis, biglang napasigaw ang grupo ni Ariel dahil may biglang pumitik sa tenga nito. Sa sakit, pinagbintangan niya si Luis. Buti na lang ay malayo si Luis sa kanila. Kaya sabi ng guro, huwag na silang manisi. Dahil kagagawa naman nila, dahil nakita ng guro ang mga pinaggagawa ng grupo ni Ariel. Eyo, tantanan nyo na si Luis ha? Suway ng guro. Nung tanghali na, kumain si Luis sa ilalim ng puno. Dahil ayaw niya makasalubong sa kantin ang grupo ni Ariel. Ngunit hinahanap ng mga ito si Luis. Nang makita nila na nasa ilalim ng puno ang bata, pinunta nila ito at kinuha ang baon. Ang masakla pa ay tinapon nila ang pagkain ni Luis. Kaya napaiyak na lang ang binatilyo dahil gutom na ito. Mga wala kayong awa. Bakit tinapon niyo ang pagkain ko? Saad ni Luis. Bakit? Lalaban ka? Ha? Ha? Kapre? Pansyaw ng grupo ni Ariel. Hindi nila napansin na nasa likod nila si Lendon. Kaya kinalabit nito si Ariel para mapagbintangan ng isang kasama. Nang nagtanong si Ariel, tumanggi naman ang kasama niya. Kinalabat naman ni Lendon ang kasama ni Ariel dahil lang ng pag-away ng magkakaibigan dahil sa ginawa ng isang kapre. Nagulat si Luis dahil nakita niyang ginawa ni Lendon. Ngunit hindi nakita ng mga nambubuli ang totoong kapre. Habang nagsusuntuka ng magkagrupo, nilapitan ni Luis si Lendon at tinanong, "Bakit mo sila pinaaway? Sino ka ba? Ba't ang taas-taas mo at may tabako ka pang dala?" Anong ni Luis. "Gusto mo himipak ka? Oh, di joke lang." Nagulat naman si Lendon sa tanong ni Luis. Hindi niya kalain na makita siya ng binatilyo. Biglang nawala agad ito. Ganun na lang ang kaba ni Luis. Dali-dali itong bumalik sa silid-aralan na walang kinain. Iniwan niya na nag-aaway ang magkakaibigan. Pagkatapos ng klase sa araw na yon, habang naglalakad si Luis, naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Binilisan naman niya ang paglalakad ng biglang nakasalubong niya, ang kababatang si Joy. Dahil hindi niya ito napansin, munti ka na silang magkabanggaan. "Ay kapre, pasyensya na pala, Luis. Ikaw kasi munti ka na tuloy tayong magbanggaan."
Gulat na sambit ni Joy. Huwag kang mag-alala, Joy. Sanay na ako dyan. Sanay na ako na yun ang tawag nila sa akin. Sagot ni Luis. Naging malungkot ang mukha ni Luis kaya nagtaka si Joy. Niyaya niya itong pumunta ng batis at doon kinausap si Luis upang pag-aanin ang damdamin ng kababata. Si Joy kasing edad ni Luis ngunit medyo may kaya sa buhay kaya nasa bayan ito nag-aaral at sa pribadong paaralan pumapasok. Patago pa ang pagkikipag-usap nito kay Luis dahil ayaw ng nanay nito na maging malapit sila. Dahil sa akala ng nanay ni Joy, nasaktan ang anak niya. Pagdating sa batis ng dalawa, inanong siya ng dalagita kung anong nangyari. Bakit Luis? Binubuli ka na noon ba sa paaralan ninyo? Tanong ni Joy. Ay, wala naman yung pagbabago, Joy. Mailap sa akin ang kabaitan ng mga tao eh. Sagot ni Luis. Isa sa mga iilan lamang si Joy ang naging mabuting tao kay Luis na hindi ito nanghuhusga sa kanya at hindi natatakot. Kaya kahit papano'y maswerte pa rin si Luis dahil sa dami-dami ng tao sa nayon nila, may iilan pang naging mabuti sa kanya. Habang nag-uusap silang magkababata, nadaanan sila ng isang chismosa. Kaya pinagsabihan si Joy na huwag kausapin si Luis, baka ito ay mausog. Ba't mausog? Tumayo agad si Joy at nagpaalam kay Luis dahil alam niyang magsusumbong na naman iyon sa nanay niya. Sa susunod naman tayo mag-usap, Luis, ha? May CCTV kasing gala. Saad ni Joy habang napahagik-gik. Sige Joy, salamat sa pagdamay sa akin. Mag-ingat ka. Sagot ni Luis. Tumayo din si Luis at patuloy nang umuwi. Nang malapit na siya sa bahay nila, napansin niya na maagang umuwi si Baltazar. Kaya natuwa ito dahil alam niyang marami na naman itong dalang mga pananim sa bukirin. Ngunit narinig niyang nag-uusap ang mag-asawa tungkol sa kanyang pagkatao. Doon niya nalaman na hindi talaga siya anak ng mag-asawa at anak siya ng isang kapare sa tao. Kaya napatulo ang kanyang luha. Dahil kahit ganyan siya, minahal siya ng mga kinikilalang magulang niya bilang tunay na anak. Kaya pinunasan niya ang mga luha niya at nagkunwaring walang nadinig at pasigaw itong pumasok. Eto na po ako, nanay, tatay. Mano po? Ani Luis. Oy, anak, nandyan ka na pala. Halika, madami na namang dala ang tatay mo oh. Aya ni Leia. Pinakita ni Luis na naging masaya siya sa mga pasalubong ng kanyang tatay Baltazar upang hindi siya mahalata na umiyak ito. Nang kinumusta siya ng kanyang tatay tungkol sa pag-aaral, doon niya naalala ang mga pangyayari sa paaralan. Ngunit hindi niya ito sinabi. Hindi niya kwento ang nakita niyang kapre na naglalaro sa mga bully niyang kaklase. Nagkunwari na lang siya na naging masaya ang araw niya dahil nakasalubong niya ang babaeng nagustuhan niya. Natuwa naman ang mag-asawa sa sinabi ni Luis. Lumipas ang mga araw. Patuloy pa rin ang buhay ni Luis. Hanggang sa naging maugong ang balibalita na may mga nawawalang kabataan sa kanilang lugar at ang pinaghihinalaan ng mga tao ay si Luis ang nangunguha. Tay, nay, bakit ako ang pinagbibintangan nila? Kita nyo naman po diba, simula ng bakasyon hindi ako dito lumalabas ng bahay. Tanong ni Luis. Kaya nga anak eh. Mabuti pa huwag ka munang lalabas ng bahay ha, baka saktan ka nila. Paalala ng mga magulang ni Luis. Sa mga nangyayaring pagkawala ng mga kabataan sa nayo nila, isang halimaw na galing sa kuweba sa kagubatan ang totoong kumukuha at ginagawang alay sa isang engkantong makapangyarihan
Sa mundo ng mga kapre at ng mga engkanto, walaging nagkakagulo dahil hindi sila nagkakasundo sa mga balak ng mga engkanto na manguha sila ng mga tao. Labag sa kalooban ng mga kapre ang ginagawa ng mga engkanto dahil sila ang pinagbibintanga ng mga tao kapag may nawala. Kaya nilusob ng mga makapangyarihan ng mga engkanto ang mga kapre upang maging alipin nila ang mga ito. Isa sa lindon na naging sunod-sunuran sa mga masasamang elemento. Kaya nagpakita muli si Lindon kay Baltasar upang humingi ito ng tulong. Si Baltasar noon isa sa mga babaylan, ngunit tumiwalag ito. Dahil nadismaya siya nung hindi sila nabiyayaan ang anak ni Leia, kahit na ano pa ang gawin nila. Kinalamutan ni Baltasar ang kaugnayan sa mga babaylan upang mamuhay ng normal kasama si Leia. At doon nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Lindon. Nang masagin niya ang puno na tinitirhan ng kapre, sa galit ni Lindon noon, naglaban sila ni Baltasar at ang kasunduan. Kung sino ang matalo, yun ang luluhod at makipagkaibigan sa kanila. Dahil malakas si Baltasar, natalo niya ang kapre, kaya naging matalik silang magkaibigan. Habang nasa sakahan si Baltasar, naramdaman niya ang presensya ni Lindon. Gulatin pa sana ito ni Lindon, ngunit naunahan siya ni Baltasar. Huwag ka nang manggulat pa, Lindon. Anong kailangan mo? Tanong ni Baltasar. Ay, lagi na lang ba kaibigan? Naprito ako upang hingin muli ang tulong mo, kaibigan. Saad ni Lindon. Umupo si Baltasar sa malaking puno na may bato sa gilid at nag-usap sila. Sinabi lahat ni Lindon ang mga kagagawa ng mga engkanto sa mga kapre. Dahil mas makapangyarihan ang mga engkanto, walang nagawa ang mga kapre kundi sundin sila. Kung ganun, kaibigan, ang mga engkanto ang may kagagawan sa mga nawawalang kabataan sa nayon? Tanong ni Baltasar. Napatango na lamang si Lindon kay Baltasar. Dahil naawa siya sa kaibigan niya, pumayag si Baltasar na tutulungan siya. Ngunit hindi ito nangakong kung kakayanin pa niya. Dahil matagal na panahon nang kinalimutan ang pagiging babaylan. Binanggit ni Lindon na may isang makakatulong sa kanila. Siya ang may malakas na kapangyarihan dahil siya ay may halong dugo ng tao. Kaya napatingin sa kanya si Baltasar dahil ang tinutukoy ni Lindon ay si Luis. Kaibigan, hindi pa handa ang anak mo na malaman na isa siyang kapre. Saad ni Baltasar. Siya ang bukod tanging makatalo sa mga masasamang engkanto, kaibigan. At mapatunayan sa pinuno namin na hindi lahat ng kapre na may dugo ng tao ay maging sagabal sa amin. Sagot ni Lindon. Napaisip naman si Baltasar sa sinabi ni Lindon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam na si Lindon kay Baltasar at nag-iwan ng salita na pag-iisipan muna ni Baltasar ang hiling niya tungkol kay Luis. Samantala sa bahay ni na Luis, iniwan siya ng kanyang nanay dahil may binili ito sa bayan. Kaya binili niya kay Luis na hindi ito lalabas hanggat wala pa sila. Umayag naman si Luis. Ngunit dumating bigla si Joy at niyaya siya nito na pupunta sa batis. Nagdadalawang isip si Luis dahil natakot siyang mapagalitan ng kanyang nanay. Ngunit mas natakot siya na baka mawala si Joy kung mag-isa lang itong pupunta sa batis. Kaya lakas loob niyang sinuway ang bili ng ina. Sige Joy, magbibihis lang ako saglit. Saad ni Luis. Pagkatapos magbihis, lumakad sila patungong batis. Hindi nila alam na may nakakita sa kanilang dalawa na magkasama.
Habang lumalakad sila papuntang batis, hindi nila namalaya na naging agaw pansin na si Joy sa halimaw na kukunin ang dalagita. Kaya inabangan niya ito upang hintayin ang pagkakataon na mag-isa lang ito at kukunin niya ang dalaga. Habang nasa batis na ang dalawa, niyaya ni Joy na magtago-taguan na lang sila ni Luis upang hindi nila isipin ang mga problema ng bawat isa. Aha, Luis, ano kaya kung magtago-taguan na lang tayo rito para kahit papano'y makalimutan natin ang mga problema natin? Iyaya ni Joy. Sige ba? Sige, ako ang taya muna. Sagot ni Luis. Agad tumalikod si Luis na nakapikit ang mga mata at nagbilang na upang magtago si Joy. Hindi alam ng dalawang magkaibigan na iyon ang pagkakataon ng halimaw na kunin si Joy. Pagmulat ni Luis, hinanap agad ang kaibigan habang patawa-tawa pa ito. Ngunit mahabang oras nang nakalipas, hindi pa rin niya nakita si Joy. Kaya sumigaw na lang si Luis. Joy, ayaw ko na. Hirap mo hanapin. Sige na, suko na ako. Sigaw ni Luis. Minuto na ang lumipas, hindi pa rin lumabas si Joy. Nakaramdam na ng kaba si Luis dahil parang hindi na tama ang kaba niya. Naghintay pa rin ito ng isang oras. Ngunit wala pa rin si Joy. Kaya nagpasya na siyang umuwi dahil iniisip niyang niloko siya ni Joy at iniwanan. Samantalang si Joy, sumisigaw na ng tulong dahil hindi niya alam kung saan na siya nakapunta. Hanggang sa nakita niya ang halimaw na nangunguha ng mga tao na nakangiti sa kanya. Natulala si Joy sa takot. Kinaladkad naman siya ng halimaw, dinala sa kuweba ng mga engkantong masama. Sumigaw ng tulong si Joy. Ngunit huli na nang namalayan niya. Natinali na siya sa isang sulok ng kuweba. Hoy halimaw, pagkawalan mo ko. Sigaw ni Joy. Binalingan lang siya ng halimaw at ngumisi lang ito bago umalis. Samantala, paggabi na nang dumating si Louis sa bahay nila. Nakaikis na ang mga kamay ni Leia. Dahil nadatnan niyang wala si Louis sa bahay nila. Kaya pagpasok ni Luis, agad itong pinagalitan. Ano ka ba, Luis? Gusto mo talagang saktan ka ng mga tao sa nayo natin? Bakit sinuway mo ang bilin ko sa'yo? Galit na pinagsabihan ni Leia. Kaumanin po, nanay. Nakipaglaro lang po ako kay Joy. Pagingi ng tawad ni Luis. Naging mahinahon naman kaagad si Leia. Dahil naawa siya sa anak na patagong nakipaglaro sa kapwa kaedad niya, na di siya hinusgahan o sinasaktan. Kaya pinagsabihan na lang siya muli ng ina na hindi na niya uulitin sa susunod dahil mainit ang usap-usapan tungkol kay Luis. Dahil sa kanya lahat sinisisi ang mga nawawalang kabataan na kaedad ni Luis. Kinabukasan, maugong ang balita na nawawala si Joy. At ang huling nakita na kasama nito ay si Luis. Nang marinig ni Baltasar ang balita, patakbong umuwi sa bahay nila ito. Agad niyang pinaimpake si Luis at Leia dahil malamang si Luis ang gawing suspect sa nangyari kay Joy. Malayo palang sumisigaw na si Baltasar. Leia! Leia! Magmadali kayo ni Luis at tayo'y aalis. Siya ang pinagbibintangan sa pagkawala ni Joy. Saad ni Baltasar. Diyos ko, anak, yun na ang sinasabi ko sa iyo eh. Sisi ni Leia sa anak. Nangatwira naman si Luis sa mga magulang niya. Ngunit wala na silang magawa. Galit na ang pamilya ni Joy at ang mga tao sa nayo nila. Handa na ang mga ito na patayin si Luis. Para sa kanila, isang salot si Luis sa kanilang lugar. Kaya dapat lang napatayin ito. Habang papalabas na ng bahay sina Luis, nakita nila ang napakaraming tao na pasugod sa bahay nila.
kaya niyaya ni Baltasar na sa likod ng bahay sila dadaan. Nagtago sila sa malaking puno habang nakinig sa mga sigaw ng mga tao. Nasalot ang anak nila at dapat patayin. Sa galit ng mga tao, sinunog ang bahay ni na Luis sa akalang nagtago lang ang pamilya sa loob. Humahagulgol sa iyak si Luis dahil sobrang sama ang tingin ng mga tao sa kanya. Susugod na sana siya at magpakita sa mga tao. Ngunit pinigilan siya ni Baltasar. Anak, patawarin mo ang mga taong yun. Hindi nila alam kung sino talaga ang dapat nilang sisihin. Anyo mo lang ang hinuhusgahan nila. Kaya ipakita mo na hindi ka ganyan. Saad ni Baltasar habang napaiyak ito sa anak. Nagtimpi na lang si Luis at kwento ang nangyari sa paglalaro nila ni Joy. Kaya naisip ng mag-asawa na nagkuha ng halimaw si Joy. Maya-maya, niyaya ni Baltasar mag-ina na papasok sila sa kagubatan upang doon muna ito itago si Luis. Balak din kausapin ni Baltasar si Lindon sa mga nangyayari sa anak nila. Sa gitna ng kagubatan sa isang puno, mayroong bahay sa taas na ginawa ni Lindon at Baltasar noon dahil napagtanto nila na magiging miserable ang buhay ni Luis sa mundo ng mga tao. At kung mangyari yon, doon lang nila itatago ang anak nila. Pagdarating sa gitna ng kagubatan, namangha si Luis dahil sa ganda ng bahay sa taas ng puno. Umakyat silang pamilya at nagpahinga. Doon na panatag ang kalooban nila. Ngunit nag-alala si Luis sa kaibigan niya. Maya-maya bumaba si Baltasar upang kausapin si Lindon. Nagpakita agad ito sa kanya dahil nakita ni Lindon ang mga ginawa ng mga tao sa bahay ni na Baltasar. Kaya sinabi rin ni Lindon na ang kaibigan ni Luis nasa kamay na ng masasamang engkanto. Tanging si Luis lamang ang makakatalo sa mga masasamang engkanto sa kuweba. Hindi nila namalayan na nadinig ni Luis ang pinag-uusapan nila at sumingit ito sa kanilang dalawa. Kung ganun pala, tatay, kapre po talaga ang totoong pamilya ko? Tanong ni Luis habang napaluha pa ito. Anak, kanina ka pa ba dyan? Nauutal na tanong ni Baltasar. Dahil sa narinig ni Luis, wala na silang magawa kundi sabihin ang totoo sa anak nila. Kaya tinawag siya ni Lindon at ni Haka. Pinaupo niya si Luis sa malaking sanga ng kahoy habang sinasabi ang totoong dahilan kung bakit binigay siya ni Lindon kila Baltasar at Leia. Kahit masakit sa loob ni Luis, tinanggap niya ito dahil para naman sa kanya ang ginawa ng kanyang amang si Lindon. Kaya nagpa siya si Luis na iligtas si Joy sa kamay ng mga masasamang engkanto at iligtas siya ang mga kaori niya sa pang-aapi ng mga ito. Salamat anak. Salamat at pinakinggan mo ko. Saad ni Lindon. Linisin ko po ang panghusga ng mga tao sa akin at sa ating mga kapre ama. Sagot ni Luis. Habang naghihintay ng tamang pagkakataon sina Lindon, Baltasar at Luis upang susugod sa kuweba ng masasamang engkanto. Inensayo muna nila si Luis kung ano o paano palabasin ang natatagong kapangyarihan ng isang kapre na may dugo ng tao. Ilang araw ang nilaan ni Luis sa pag-iinsayo hanggang sa naging magaling na ito. Isang gabi, habang naghahaponan silang magpamilya, nagsalita si Luis sa tatay at nanay niya. Tatay, nanay, basbasan niyo po ang aking pag-alis upang makabalik po ako sa inyo kasama si Joy. Saad ni Luis. Nakakaasa ka anak. Naagbasbas namin sa iyo ang maging ligtas ka sa laban mo sa mga masasamang engkanto. Huwag ka sana ang panghusga ng mga tao sa iyo. Pagpalain ka ng nasa taas anak. Saad na mga magulang ni Luis.
Lumipas ang dalawang araw. Mahal na araw, araw ng Biyernes, kung saan malakas ang iba't ibang uri ng mga elementong hindi nakikita ng mga tao. At ang araw na pasukin ni Luis ang mundo ng mga kabre na inalipin ng mga masasamang engkanto. Sa baba ng puno, naghihintay si Lyndon upang isama si Luis. Kaya nagpaalam na siya sa nanay at tatay niya kasama ang panalangin ng kanyang mga magulang. Pagkababa ni Luis, nilahad ni Lyndon ang kanyang kamay upang madala siya sa mundo nila. Umikit si Luis at pagmulat niya, nasa mundo na siya ng mga engkanto. Doon sinamahan siya ni Lyndon kung saan tinala ng halimaw si Joy. Dahil si Lyndon hindi makapasok sa kuweba, si Luis na lang ang pinapasok niya at nag-abang na lang si Lyndon sa labas. Pagpasok ni Luis, madami siyang nakitang masasamang engkanto. Ngunit sa kanyang kapangyarihan, na kaya niyang maging invisible sa lahat, nakapasok itong walang alam ang mga engkantong masama. Ang dami na pala kayong nakuha sa mundo namin, pues magbabayad kayo, bulong ni Luis. Sa daming tao na nakatali, panglabing-pitong alay si Joy upang lalakas ang kapangyarihan ng pinuno ng mga masasamang engkanto. Nakita ni Luis na umiiyak si Joy, kaya nilapitan niya ito at pinatahan. Joy, Joy, makinig ka. Ako ito si Luis, bulong ni Luis. Luis, totoo ba ikaw yan? Bakit hindi kita makita? Tanong ni Joy. Sinabi naman ni Luis kay Joy, kaya lumakas ang loob ni Joy. Dahil kilala niya si Luis na lahat gagawin upang maligtas siya. Pinakawalan lahat ni Luis ang mga nakatali na gawing alay ng mga masamang engkanto. Nang papalabas na sila ng kuweba, dumating naman ang masamang pinuno ng mga engkanto. Nanlilisay ka mga mata habang padami ng padami ang mga kampo nito. Sino ka? Hindi kayo makatakas dito na buhay, sigaw ng pinuno ng mga masasamang engkanto. Napaiktad naman si Luis sa gulat. Takot na takot ang mga kasamahan ni Luis at Joy. Ngunit pinatago niya ang mga ito at hinarap niya ang mga masasamang engkanto. Napatawa naman ang mga ito dahil akala nila simpleng nilalang lamang si Luis. Kaya pinasugod niya ang naglalakihang halimaw upang tapusin ang binatilyo. Sumigaw ng napakalakas si Luis at biglang lumaki ito. Halos masira na ang kuweba sa tangkad ni Luis. Nanlaki ang mga mata ng mga halimaw na sumugod sa kanya. Sa isang hawi lang ni Luis, agad na tumalapon ang mga ito at walang nakabangon sa kanila. Nag-utos pa muli ang pinuno ng 10 kapre na ginawang alipin. Nagtaka naman ang pinuno na hindi ito sumunod sa utos niya at nagsalita. Hindi mo na kami mga alipin, masamang engkanto, dahil siya ang aming hari, saad ng isang kapre. Pumunta sa panig na Luis ang mga kapre at iniligtas ang mga tao. Sa galit ng pinuno ng masasamang engkanto, tinawag niya ang mga kapwa masama at pinasugod kay Luis. Ngunit tulad ng nauna, isang hawi lang ni Luis, agad na bagsak ang mga ito na wala ng buhay. Sa sobrang galit ng pinuno kay Luis, binato niya ng kanyang kapangyarihan si Luis hanggang sa itinaas niya sa ere ang binata. Kahit anong pagpumiglas na Luis, hindi niya makaya makabitiw sa masamang engkanto. Sasakali na sana ni Luis ang pinuno. Ngunit isang kapangyarihan na tali ang inilagay ng masamang engkanto sa kamay ni Luis. Hanggang sa pati ang paa ni Luis, tinalian ng pinuno ng makapangyarihan na tali. Napahalakhak naman ang pinuno ng mga masasamang engkanto dahil nagapi na niya si Luis. Nang balingan niya si Joy, kinuha ng masamang engkanto ang talagita. At pinakita niya ito kay Luis
na sinasakal niya ito at itinaas sa ere. Habang nasa ere si Joy, sobrang nagalit si Luis dahil lang paglabas ng kanyang huling kapangyarihan. Saktan mo lang ako! Huwag lang ang babaeng mahal ko! Sigaw ni Luis. Oh, bakit? Bakit putol mo ang kapangyarihan ng tali? Gulot na saad ang pinuno ng masamang engkanto. Nanlilisik na sa galit ang mga mata ni Luis habang nakatingin kay Joy na halos paubos na ang hininga hanggang sa sinakal niya ang masamang engkanto. Dahil lang pagbitaw niya kay Joy. Napaubos si Joy dahil muntikan ang bumigay ang hininga niya. Napasandal si Joy sa puno dahil sa hingal nito. Nakatingin sa dalawang engkanto na nakipagbuno. Halos pareho ang kanila mga tama hanggang sa hindi na mabalansin ni Luis ang sarili niya at bumagsak ito sa lupa na parang nawalan ito sa ulirat dahil sa lakas ng pagbagsak. Umama sa malaking ugat ng puno ang kanyang ulo dahilan ng kanyang pagkahilo nang biglang sumigaw si Lyndon sa nasaksihan niya. Anak ko! Luis! Hindi! Sigaw ni Lyndon. Binalingan siya ng pinuno ng masamang engkanto habang nakangisi ito kay Lyndon. Habang nakaangat sa ere ang kanyang dalawang kamay upang tapusin si Luis, hindi niya napansin na nakahanda na si Joy ng pagsaksak sa kanya ng isang punyal na nakita niya sa itaas ng malaking bato. Nung paangat na ang pinuno para patayin si Luis, agad na sinaksak ni Joy ang masamang engkanto. Sa likod ito tinamaan. At diniin niya ito upang tumagos sa dibdib na parte ng katawan ng masamang engkanto. Nilingon pa niya si Joy habang nakatutok ang kanyang kamay na may kapangyarihan upang patayin ang dalagita. Ngunit naunahan siya ni Lyndon at Luis. Sabay nilang inubos ang natitirang lakas nila upang patayin ang pinuno ng mga masasamang engkanto. Hanggang sa napanganga na lang ito. At bumagsak sa lupa na wala ng buhay. Bumagsak din si Luis dahil nawalan ito ng lakas. Napasigaw si Joy. Luis! Gumising ka, Luis! Gumising ka! Sigaw na napaiyak si Joy. Pagkatapos nilang magapi ang masamang pinuno ng mga engkanto, nagtipon-tipon ang mga kapre at tinalalayan si Luis palabas ng kuweba. Napaiyak naman si Joy dahil akala niya patay na si Luis. Dinala ni Lyndon ang katawan ng anak sa kaharian nila at ginamot ito ng kanilang pinuno na kapre. Dahil sa kabutihan ni Luis, naligtas siya ang kauri niya at nagpasalamat ang pinuno ng mga kapre sa kanya na matanda na. Bumalik sa dati si Luis at bumalik na ang kanyang lakas. Humarap ang pinuno kay Lyndon at Luis upang humingi ng tawad. Lyndon, Luis, sana mapatawad niyo ako sa paghiwalay ko sa inyo. Sinunod ko lang kung ano ang dapat. Paghingi ng tawad ang pinuno ng mga kapre. Walang anuman po pinuno. Ang mahalaga po, natauhan na po kayo. Kahit may dugo po ako ng tao, mas matimbang po ang dunggo ng kauri natin. Sagot ni Luis. Pagkatapos ng pag-uusap nila, gusto ibigay ng pinuno ng mga kapre ang korona para kay Luis. Ngunit binalik ito ni Luis at iningin niya na babalik siya sa mga tao. Dahil nandoon ang mga magulang na kinalakihan ito. Pumayag naman ang pinuno at nagpaalam na sina Luis at Joy upang bumalik na sa mundo ng mga tao. Binuksan ni Lyndon ang lagusan at lumabas sa malaking puno sina Luis at Joy, pati ang mga taong nabihag ng masamang engkanto. Natuwa naman sina Baltasar, Leia at ang albularyo dahil naligtas ni Luis ang maraming tao sa mundo ng mga engkanto. Simula noon, naging payapa na ang lugar nila
at nabalitaan ng mga puli niyang kaklase ang nangyari sa pagligtas ni Luis sa mga tao. Pinuntahan nila ito at humingi ng paumanhin sa mga ginawa nila kay Luis. Ganon din ang ibang taong nagbigay ng sama ng loob sa binatilyo. Dahil lumaking mabait si Luis, tinanggap niya ng buong puso ang paghingi sa kanya ng kapatawaran ng mga nambubuli sa kanya. Simula noon, naging masayang tao na si Luis at naging naubyan niya si Joy habang pinagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. At pagkatapos ng pag-aaral, dugdug-aan na agad. De joke lang. Wakas!